kalugit. Kamusta po lahat? Meron po tayong client, yung kukuni sir, kita nyo. Kapal-kapal kita ng iyang dry skin, mga kalugit. Ginuok ko. Gikan pa ni customer naton sa malayo nga lugar. Tiyan mo niya natabo sa kukon niya mga kalugit. Tanawan niyo. Ginuok ko. So mga kalugit, ano pa ginuhulat niyo? Adto na mo diri sa Sherwin Ladrido Saloin. Phase 1, Block 56, Lot 6, Dica Homes Mintal, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. So mga kalugit, ayan kailangan natin mga kalugit tanggalin ito mga kalugit, no? Kasi yung kukon ni sir, ano si Francis El Calubad, oh? Si ano? Akong friend si ano na si ang idol ni Cyril. Ayos sabta. Ayos sabta. Ayos sabta Jod. Idol niya doon na. Cyril. Tatadaen. Ang gatawag sa ko lahi. Pagalo na. Mm-mm. Ay mga kalugit, ala na dawat man imong kuko sa gilid. Oh. So mga kalugit, kailangan dyan nato ni siya i-cut ang kuko ni sir mga kalugit dito. Oh. Ayan oh, kasi nasira na, may magsabi na naman i-overcut. So kailangan natin siya mga kalugit i-cut dito. Ayan. So ay mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Saloin. Ano pang hinintan nyo? I-cut na ni sir ha? I-overcut natin kasi ayun mga kalugit, at explain ko sa inyo kaya kung hindi nato ni siya i-cut dito mga kalugit, papasok pa rin ang lupa dito. Useless pa rin mga kalugit kung hindi natin i-cut, kung dito lang natin i-cut. So dito wala. So mga ganoon kasi ang ibang mga tao kasi manonood walang alam. Kasi sabihin nila overcut na naman overcut. So ayun, ako lang may alam, kayo wala. So sorry kayo, char lang. So start na tayo. Ayan. Sakit sir. Dakuha oy. Ayan mga kalugit, tingnan nyo, diba? So wala nang laman po ang kanyang kuko ni sir dito. So dapat lang siya i-overcut. Ayan. May mag-comment naman na nga overcut. Ang ga-comment tong walay kabalo. Sige lagod oy. At least may alam ka mo. Paano? Dako no. Kuko siya nga patay. Buto. Sige lang kabuto. Permintin. Mayo. Tao. Oh, wala tao na. Sige. Yan mga kalugit, oh. Busy tayo yung cellphone. Damag. Sige ko. Busy na nga yung kwarta. Ay, inuupo. Noon, lucky. Thank you, madam. Nakuha ni sir. Ha? O, diba? Si May. Abi nyo. Biskan unsaon ninyo kabuot sa inyong kapariho, kahit anong bait nyo sa inyong kapamilya,
kahit magbigay pa kayo ng 1 million gismil every month, meron talagang ano, chismisin pa rin kayo, gagawa pa rin yan sila ng masama sa inyo. Kahit anong tulong nyo, may sasabihin pa yan sila ng masama. Di ba, Dai Bibian? Correct. Not all people to appreciate who you are. Char. Tama ba? Kasi, once tinanay nyo ang ng mga tao, for example, every month is nagbibigay kayo ng pera, 10,000 sa inyong pamilya, tapos mabawasan yan, magsabi yan sila na ano, saan na ang 5,000, bakit 5,000 ang padalang, o diba? Ganon. Kasi, dili tanan ng kamag-anak magbulig sa toa. Hindi lahat ng pamilya natin ay tutulungan tayo at maintindihan tayo. Kasi naiisip lang nila yung kapakanan nila. Diba, sir, no? Ganun talaga ang buhay. Diba? Huwag kayong mag-asa. Ako sa inyo, mga kalugit. Hanggat kaya pa, huwag kayo hingi ng mga kung anong problema nyo sa inyong kapatid or sa mga tita-tito nyo para wala kayong masabi in case na yayaman kayo. Diyos ko. Kumakapera kayo tapos tinulungan kanila dati, maningil yan sila sa inyo. Once na makalimutan mo sila, lalo sobrang busy ka, ay Ginoo ko. Ako, never jud ko hingi ng tulong sa mga kapamilya, winner ka. Muna nga, wala jud ko may marinig sa mga tita-tito ko kasi hindi ako humingi ng tulong. In case emergency lang. Pero naghihingi din akong tulong sa kanila in case emergency. For example, hospital yung kapatid nila, ganun. Kung anong meron, yun lang, thankful tayo. Kasi nabubuhay din tayo sa mundong ito. Kagaya nga sa foreigner, bata pa lang gani. Wala na sila sa ilang pamilya. Diba, Darmark John? Kasi alam natin, mga kalugit, hindi tayo habang buhay dito sa mundong ito, mawawala din tayo. Hanggat nabubuhay ka dito sa mundong ito, manglaki ka. Grabe ka, dalo imong kuku, no? Lalong kayo, mga kalugit, tingnan nyo. O, diba, mga kalugit, yan, mga kalugit, i-overcut ko. So, ito ang result, mga kalugit. So, ibig sabihin, mayroon pa nga naiwan dito, okay lang yan. So, ibig sabihin, once nga ni-overcut ng mga kalugit is walang dugo. Tapos, kung nagdugo siya kag na-overcut, ni mo nga ano, it means sa galaw mo tong ano. Kasi marami kasi nag-comment na lagi daw overcut. Ginoo ko, uy. Hindi nyo kasi alam bakit na-overcut yung kuko ng customer. Hindi man yan basta-basta magpa-overcut ang customer kung wala tayo may nakita na masamang espiritu sa kuko nyo. Bahala magdugo, basta importante matanggal ang sakit. Relax lang, sir. Ang kalami, sir. Malapit na ka, sir. May mga kalugit, oh. Ano ka dako? Ano dako, ani, sir? Perfect. No? Kung magpalimpyo ka sa hindi ni matanggal, no? Ayan, mga kalugit, ganda na ang kuko ni sir, oh. Mga kalugit, ayan,
sa mga magusto dito magpunta, tawagan nyo ako kasi sobrang busy ko palagi sa salon. Agay. Natamaan yung boobs ko, my God. Ayot ang piling dahi. Malayo eh, grasya sa to. Ah. So ayan mga idol, para iwas mga sakit idol. Ayaw sige palubi idol, para hindi makaida idol. Sa mga kalugit, punta na kayo kay Aida, ay Aida, kay Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 6, The Calms, Mintal, Davao City. Straight lang yun mga kalugit sa Guardhouse. Magtanong lang kayo sa iyo dyan yung location ko. So mga kalugit, thank you so much. God bless. Bye-bye. Ay, ara di ayo, billion. Yaya, pakikuha ng ano, Diyos ko, please. Yaya. Yes po. Tagal-tagal mo kanina pa ako naghihintay dito. Saan na bang Diyos ko? Hindi pa ako nakatimpla, Yaya. Sir. Ma'am. Diyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap kung saan. Ay, alam mo, kanina pa kita hinahanap. Sabi ko. Maglinis ka, di ba? Sabi ko. Nan, kay mapusing gid. Te. Disturb. Nagdo. Kanore. Ano?
ako sa ikinong maid. Dito, oh. Ay, sorry. Ayaw ko picture. Ano, video picture? Picture lang, guys.